What's up mga kaopan? Welcome back sa aking channel. This is Opa Moto. At ngayong araw mga kaopa, gusto ko lamang i-share sa inyo kung paano nga ba mag-drive ng scooter or ng Mio para sa mga bago na hindi pa alam at gustong matuto, panoorin nyo to. Sa bago ang lahat mga kaopa, gusto ko lang muna ituro sa inyo ang mga gamit nitong mga switch na to sa ating manibela. Bago nga pala yun, ang Mio Sporty ay merong dalawang starter mga kaopa. Ang kadalasang ginagamit itong push starter, makikita sa kanang bahagi ng inyong manibela, itong sa baba. Tapos yung pangalawa naman, kick starter. Pero bihira lang naman gamitin yung mga kaopa. At makakapag-start lang pala kayo kapag nakataas ang inyong side stand. Tapos kailangan nyong pisilin itong preno. Kahit alin sa dalawa mga kaopa, itong kaliwa or kanan. Kasi hindi mo may start ang inyong motor, ang Mio, kapag hindi ka nakapisil sa preno. So ito naman mga kaopa, itong sa taas ng push starter natin, ito yung on off ng ilaw, park light tsaka headlight. Ayan. Tapos dito naman sa kaliwa, ito naman yung sa baba, ito yung may drawing na horn, ito yung busina. Gagamitin lang to kapag importante lang, kasi may ingay eh. Then itong nasa gitna niya mga kaopa, ito yung signal light. Gagamitin lang to kapag pupunta ka sa kanan or sa kaliwa, para yung nasa likuran mo malalaman kung saan ka pa pupunta at iwas disgrasya. Ito namang sa taas, ito naman yung low and high ng headlight. Ito naman, pwede mo tong gamitin pang senya sa kasalubong mo, at saka kapag masyadong madilim sa dinadaanan mo, especially sa mga probinsya. Dito sa Metro Manila, hindi mo naman kailangan gamitin to kasi maliwanag naman ang mga kalsada rito. Tapos ayun, tapos na yung mga switch, kung anong pinagagamitan nila. Ngayon tuturo ko naman kung paano mag-drive ng scooter or ng Mio. Una sa lahat, start muna natin. Pisil ng preno. I-click yung starter. Ayan. Kapag gumantar na mga kaopa, dahan-dahan lang ang pihit sa selenyador. Lalo na kapag baguan ka pa lang, huwag mong bibiglain yung pihit. Ito yung selenyador mga kaopa. Itong nasa kanang manibela. Kasi kapag pinihit mo to ng bigla, maaari kang madisgrasya. Lalo na kapag bago ka pa lang, maaari kang magulat at maging cause ng aksidente, dahil maaari mo ring mabitawan yung manibela. Ayan, nag-signal tayo pa kanan dahil pupunta tayo dito sa kanan. Ngayon mga kaopa, dahan-dahan lang ang pihit ng selenyador. Kailangan mo tansyahin hanggang sa makabisado mo na ng kamay mo ang selenyador. Pero ang pinaka-importante pala dito mga kaopa, marunong ka mag-balance, marunong ka mag-bisikleta. Kasi balancing ang pinaka-importante rin dito eh. Dahil kung hindi ka marunong mag-balance, mahirapan ka pa rin mag-motor. Kung marunong ka na mag-balance or mag-bisikleta, napakadali na lang nitong matutunan. Kasi ang pinaka-dapat lang ditong tansyahin talaga itong selenyador. Kasi ito yung ng takbo mo. Nagdidikta kung gaano ka kabilis o kabagal magpatakbo, depende sa pagpihit mo ng selenyador. Wala ka ng ibang gagawin dito. Tingin ka lang sa unahan. Hindi tulad ng dikambyo mga kaopa, pati paa mo gumagana. Ito, uupo ka lang, selenyador ang hawak mo. Basta alam mo yung mga gamit ng mga switch dito, signal light,
headlight, busina, starter. Ayun, okay na yun. Tapos dandan ka lang patakbo hanggang sa magamay mo na. So yun, simula ka sa mabagal, basta lagi nyo tatandaan, huwag nyong bibiglan yung silinyador. Simula ka lang sa mabagal hanggang nagagamay mo na, pwede ka nang mabilis. Tsaka itong side mirror, mga ka-opa, importante rin to. Dito mo titingnan kapag kakaliwa or kakanakatitingin ka sa side mirror mo kung merong paparating na sasakyan, lalo na kung mabilis. Hindi ka pwedeng lumiko basta-basta kasi baka madisgrasya ka, mabunggo ka ng nasa likuran mo. Kailangan titingin ka muna sa side mirror bago ka kakanan or kakaliwa. Tapos ito naman mga to, mga ka-opa, sa speedometer dito sa board na to, yan yung, yan mo naman makikita kung may gasolina ka pa, kung ilan yung takbo mo, kung nakailaw ka, naka-signal light ka, dyan mo makikita lahat. Lahat ng gamit ng switch nandyan, pati sa gasolina kung may karga ka pa. So yun lamang sa akin, mga ka-opa, sa tingin ko naituro ko naman sa inyo ang mga basic na dapat gawin at dapat tandaan kapag gusto mong matuto magmotor, especially sa scooter. Yun lamang sa ngayon, mga ka-opa, at maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video na ito. At kung may nais kayong tanong or gusto nyong malaman, pwede kayong mag-iwan ng comment sa baba at sasagutin ko yan. At pwede rin kayong mag-suggest kung anong video ang gusto nyong i-upload ko sa susunod kong content. Mag-suggest lang kayo, mga ka-opa, at gagawa natin ang video yan. Maraming salamat pala sa inyong panonood, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, click nyo na yan ang subscribe button dyan sa bandang kanan. Click nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video.